naamin ko nagkamali po ako ng panahon na yun kasi nakipag-usap po ako sa taong hindi ko alam na meron po siyang girlfriend. John Gutierrez po, name drop po tayo. So dito, send ka naman sa akin ng boobs ko daw. Send ko daw sa kanya. Guys, tawagin niyo na ako kahit ano pero hindi ako sinungaling. Sabi ko, ikaw muna, ikaw muna. Nag-send siya. Nakaganyan siya. Ganyan yung picture eh. Nakaganyan siya. Pinicturean niya yung ano niya, pero meron siyang boxer shorts na matigas yung ano niya. Live ako para magsalita ng katotohanan sa lahat ng mga lumalabas na issue ngayon. Binabadami ko lang yung viewers para isa na lang. Wala akong plano na shoutout ngayon. So, walang magsalita ng katotohanan sa lahat. Sa lahat-lahat, hindi po ito para magmalinis kung sinong tama o mali. Gusto ko lang magsalita para sa kakatahimik na po ng lahat. So, unang humingi ng pasensya kay Arbreezy, magsasalita na po ako. Pasensya na po, mukha daw akong addict. Sorry, sobrang wala na akong tulog ng ilang araw. Naapektuhan din po ako, aminin ko yun. Kasi inisip ko kung mag-post ba ako. Mag-post ako ng lahat ng detalyado. Kasi magkakalkal ako ng files lang lahat ng mga kung ano-ano. Pag ginawa ko yun, pero naisip ko siguro mas magandang i-live ko na lang. So, kung ano man yung matandaan ko sa mga pangyayari, kung ano man yung sabihin ko ngayon, kung ano man yung mapagtagpi-tagpi ko, kung may makalimutan man ako, siguro po pwede ko siyang ma-post o ma-live sa susunod. So, ganito po yung nangyari. Dati nagkaroon po kami, nagsimula po siya, nagkaroon po kami ng lahat ng mga famous sa Facebook, nagsimula po siya sa isang group chat. Ang group chat po dati, syempre walang message request, ganyan, na-accept mo agad, ganyan. So nakikita mo agad, nag-pop out. Aminin ko po dati, sobrang na-overwhelm ako. Kasi wow, famous ka, ganyan, di ba? Medyo, wow, may mga bago akong friends, ganyan. So hindi mo alam kung sinong totoo dun eh. Kasi lahat, halo-halo. Yung group chat na yon ang tawag dun, Suicide Squad. Ang nangyari doon, lahat ng may followers na hindi bababa ng 100k, nasa isang group chat kami. Tapos hanggang sa friends, lahat ganyan ganito. Hanggang sa ang dami nagpapa-add sa akin. Nung panahon 3 years ago po to, 2016 po nangyari to. Ang tatandaan ko kasi bandang June yun eh. Bandang June na marami nagpapa-add sa akin. Medyo bata pa po ako, sobrang careless ko pong tao. Nagkakamali din po ako. Inaamin ko nagkamali po ako ng panahon na yun kasi nakipag-usap po ako sa taong hindi ko alam na meron po siyang girlfriend. Aminin ko po, sinasabi ko po sa inyo yung katotohanan na nung time na yun, pag may nag-chat sa akin, sige add kita. Tapos may mag-add sa akin, sige add din kita ganyan. Tapos ganito na, hanggang sa pumasok na si John. John Gutierrez po, name drop po tayo. Pasok si John, sabi niya, oy, papa-add ka din ba, ganyan. Yun yung tatandaan ko eh. So, sanang balikan ka. So, gusto ko ng screenshot. Soon, lalabas ko po yung mga ebidensya. Sabi niya, papa-add ka din ba? Hindi, ganyan. Ah, okay, ganyan. Hanggang sa, kasi hindi ko alam pa nagsimula, tapos sinabi niya na, sabi ko, paano ba i-Snapchat? Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya, ay, turuan kita. Sabi niya, ganito mag-Snapchat, ganyan. Anong Snapchat mo? Basta tatanungan kami. Hindi siya detalyado, pero hindi ko matandaan yung eksakto mga pinag-usapan doon sa GC. Pero, sabi niya sa akin, anong Snapchat mo, etc. Ngayon, sabi ko, wala akong Snapchat. Di ako marunong yan, ganyan. Kasi, bago lang naman ako, ganyan, sa ano. Mga social media shit na ganyan. Kasi, kaka-viral ko lang po noon sa post na yun. So, nangyari nun, pini-M ako ni John Gutierrez. Ngayon, sabi niya sa akin, natulungan kita mag-Snapchat, ganyan, ganito gagawin mo, ganyan. Ngayon, sabi ko sa kanya, paano ba? Ganito yung gagawin mo, Tony, ha? Ganyan, ganito. Sabi ko, sige, ang galing naman, ganyan. Ngayon, sabi niya sa akin, tignan mo yung, ano ko, yung, my story ko. Anong ganun may story o may, hindi ko alam kung ano tawag yun sa Snapchat, basta yun siya. Tapos ang, kaya ko napansin yung message ni John sa Facebook, sa Messenger, kasi hindi pa uso nun yung, message request. Tapos, kaya nagpa-pop out siya, pag mag-message sa akin. Tapos ang nangyari, sinuruan niya ka mag-Snapchat, uulitin ko po. Nagkamali ako ng panahon na yun kasi yung time nakausap ko siya, hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam na nag-viral pala sila as a couple.
wala akong alam. Ngayon sabi ko, ah, ganun ba, ganun na ganyan. Ako naman si Gaga, o sige, ganito, thank you, ganyan, Snapchat. O tignan mo yung my story, etc. ako. Pagtingin ko, ano yun eh, meron akong screenshot dyan nun eh, na nakalagay na, TF as though, parang ganun, parang about sa pet ko. Sabi ko, ah, ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon tinanong niya ako, sabi niya sa akin, sa Snapchat, maganda daw doon. Kasi daw sa Snapchat, kapag nag-scene ka, pag binak mo daw, nadidelete din ka agad. Sabi ko, ah, okay. Huwag niyo po muna akong, ano, TM, wait lang, wait lang. So, nasa na ako. So, sabi niya, nadidelete din daw. Ah, okay, ganyan. Tapos, pag screenshot ka, malalaman mo din agad. Sabi ko, ah, talaga, okay pala to. Pero pag sa video, ganyan, 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 ang ganda lang ang beses lang yung pindot mo. Ah, okay, ganyan. O, tinuruan na kita, anong kapalit ko? Sabi ko, hala, bakit ako? Ganyan, ganyan, ganyan. Siyempre, ako. Aminin ko. Hindi ko nga siya kilala eh. Hindi ko nga alam. Tapos, anong nangyari? Sabi niya, ano, tawag dito, send ka naman sa akin ng boobs ko daw. Send ko daw sa kanya. Guys, tawagin niyo na ako kahit na ano, pero hindi ako sinungaling. Sabi ko, ikaw muna. Nag-send siya. Nakaganyan siya. Ganyan yung picture eh. Nakaganyan siya. Pinicturean niya yung ano niya, pero meron siyang boxer shorts na matigas yung ano niya. Tapos sabi ko, ganyan. Tapos sabi niya, oh, ikaw naman, patingin ako ng boobs mo. Yun daw yung kapalit na tinuruan niya ako mag-Snapchat. So ako naman, careless ako, hindi ko alam na, may girlfriend pala yan, ganyan. Ako naman si Gaga, malande, patola, send ako ng picture ko sa kanya. Ngayon na sinend ko sa kanya yung picture ko, nakita yung boobs ko, pero hindi buo eh. Sabi niya, ano ba naman yan? Photoshoot yan eh. Sabi niyang ganon. Photoshoot yun kasi totoo, pinost ko yun sa Facebook, pinost ko yun sa Instagram. Meron akong shoot, nakita yung boobs ko as our breezy babe. Meron akong ganong photoshoot, sinend ko sa, tapos tawas yung tawa. Sabi niya, ano ba yun, photoshoot yun, ganyan eh. Kaya sabi ko sa kanya, eh wala eh, ganyan. Tapos hanggang saan nangyari, tatandaan ko lang ha, para mas malinaw. Ngayon, ang nangyari, pagkatapos sa mag-send na lang ganun, ako naman, so careless lang ako, wala akong pakialam. As mag-send siya sa akin ng mga kung ano-ano, ako din naman, sige, send ako sa kanya, wala akong pakialam sa ako, eh, ganyan. Hanggang sa nung nangyari na, basta parang hindi ko na siya biglang pinansin, parang in lang, eh, amo na yun, parang chat lang naman yun, parang ganun lang eh. Parang ganun lang, wala lang. Ang tanga ko lang talaga, sobrang tanga ko sa part na yun na yung kausap ko, oh sige, famous tayo, pare, tropa tayo. Hindi ko man lang inisip na, Tony, naglalandi kang Gaga ka, nakikipag-senda ka ng ganyan, pero photoshoot naman, tapos putang ina, nagsisend ka ng ganyan, may shota pala yung tao. So ako, ang ginawa ko naman, ako pinabaya ako na, ay tangina, oh talaga, may shota pala yan, ganyan. So may nagsabi sa akin, Gago, kausap mo yan? Sabi niya gano'n, ano yun eh, 2016 pa po to, mga bandang June, July, sorry po, hindi ko talaga matandaan kung anong month yun. Pero kakalkaling ko yan, popost ko yan. Tapos, pagkatapos ng nangyari yun, okay na, hindi ko siya pinapansin, saka may shota pala to, tangay na, nakikipagkulitan pa ako dito, di ba? So, inayaan ko, inaamin ko po guys, uulitin ko po ang katotohanan, naging careless ako, inaamin ko, hindi ko inalam kung sino ba tong kausap ko, ganyan lang ako. So, anong nangyari? Siyempre, overwhelmed ako. Tang ina, mga famous kasama ko. Alright, tang ina, nilalaman ng sistema. Mga putang inang followers yan. Diba? Anong nangyari? Pinabaya ako na siya in shit and ganyan. Dumating na yung birthday ko. Nag-birthday ako, July yun. Siyempre, yun yung alam ko. Birthday ko yun, diba? So, ang ginawa niya, mayroon akong gift sa'yo. Nag-snapchat na naman siya. Sabi ko, ano yun? Tapos ang ginawa niya, nag-send siya ng video. John Gutierrez, nag-send ka sa akin ng video na nagjajakol ka, tapos pinutok mo sa sink. Sabi ko, wow, ang galing naman. Sabi ko ganun, ang galing naman. Tawa ako ng tawa. Tapos sabi niya, birthday gift ko yun sa'yo. Tapos pinlay ko ulit. Pero natatawa ako kasi totoo, ganun talaga. So sabi ko, anyway, ganun, natatawa ako, tayo na birthday gift. Wawang shit mo naman. Kasi nagjajakol ka, diba? Tapos, inano mo, pinutok mo sa sink. Diba? So sabi ko, ganyan. After nun, hindi ko ulit siya kinausap. Hanggang sa tumagal na yung panahon, ganyan. Minsan nangangamot siya, okay lang ako, ganyan. Sige, bye-bye, ganyan. O sige, okay lang, kamusta ka naman, pati kinulit ako ng ganito mo, send ka ulit. Lagi niya akong pinipilit mag-send sa kanya ng kung ano-ano. Pagkatapos nun, nangyari na mayroong party, hindi ko alam kung si John ba ang may birthday nun. Akala ko,
kasi dyan may birthday noon eh. Kasi iba pa yung celebration niya sa Obli. So, parang ang nangyari, nasa Oblivion kami ng family ko. Okay? Sa family ko, nasa kabilang side kami, pagpasok mo ng Obli, andun kami ng buong pamilya ko. Pamilya ko yung kasama ko. Nagulat ako, lahat ng mga famous, etc. Biglang dumating. Dumaan sa harap namin ng pamilya ko. Pumunta kami doon, pumunta ako doon, hindi dahil sa family shit ko. Ay, hindi, sandali, may nakalimutan ako. Wait lang. Bago pala nangyari yon, sorry ah, bago nangyari, na nalaman ko na may jowa si Gago, ito yung nangyari pala. Sorry ah, ibabalik ko lang, kasi baka may makalimutan ako eh. Ulitin ko, nag-snapchat kami, kasi hindi na kami nag-usap. Tapos, active pa rin kami sa GC. Tapos, nung active kami sa GC, nagsasabi yung iba na nasa Obli sila. Nasa Obli daw silang lahat. So ako naman, may pupuntahan dapat ako sa Enroute Timog. Ewan ko, Enroute, correct nyo ako, mga putang ina nyo. Diba, galit na galit kayo sa akin sa lahat ng pagkakamali ko. So anong nangyari? Bago ako pumunta doon, sabi sa akin, daan ka muna dito. Hindi ko na alam kung sino nag-chat ng mga yun kasi ang dami talaga namin sa GC. So dumaan ako ng Obli. Pagkadaan ko ng Obli, andun silang lahat. Nagulat ako, nandun si Jones, nagganoon lang kami. Sabi ko sa kanya, uy, ay namo. Ah, diba? Kasi may Snapchat kami. Alam namin yon. Tapos nalaman ko na, ay, tanginan to, ganyan. Kinukulit niya ako, lapit siya ng lapit. Ay, sabi ko sa niya, Brad, ba't parang tahimik mo naman? Yun yung may mga picture ako kay JC doon na nakakandung ako sa kanila, ganyan. Lahat ng famous nandun sa may bandang, taas. Tapos, nung time na yon, sarang may nagsabi sa akin na may jowa siya dyan, pero hindi ko pa rin nakikita, di ko alam kung sino or what. Tapos ang nangyari, parang kinukulit niya ako hanggang sa naglapag si Jay Isidro ng Hennessy. Basta pag gano'n yun eh, alam ko Hennessy yun eh. Tapos ang nangyari, sabi niya, uy, inumin mo muna to bago ka umalis. Ngayon sabi ko, ah gano'n ba, inumin muna bago umalis, ano ba yan? Sige na Tony, misa ka lang pumunta dito eh. Eh dumaan ako doon para lang makipagkulitan, pero pupunta ako sa girlfriend ko that time, ma ex-girlfriend actually. Dati po ako may girlfriend, ganyan, ex-girlfriend, ganyan, para lang po alam nyo. Katotohanan na lang lahat ng sasabihin ko. Tapos, ang nangyari, nung pumunta po ako doon, sabi niya, sige, so nakipag-inuman ako, nakipag-gulta na ako, ganyan, uulitin ko po, naging careless po ako. Ang nangyari na, nalalasing na ako. Tapos sabi ni J. Isidro, aalis ka na? Sabi ko, nagmamadali na nga ako, inubos ko na yung bote. Sobrang gusto kong makisama, kasi nga, putang ina yung mga kasama ko, ayoko magalit sa akin, na parang, kasi yung mga kaibigan ko sila, naniniwala ako ng friends ko kayo, kahit nandun si John, wala na akong tisa niya, itangin nato, to, ganang, etc. Tapos, ang nangyari, naglapag siya, inubos ko na kayo inubos. Sabi ko, tangay na kailangan ko na umalis, kailangan ko na pumunta sa mga sa mga kaibigan ko. Ngayon sabi niya, sige na Tony, eh, kinukulit ako ng iba. O sabi pa ni JC doon, sige maglalapag ako, pero iinom ka ulit. Asa ko naman kami naman ni JC Dro, friends kami, pero nung time hindi pa. Ngayon sabi niya, sige mag-inom ka muna dyan, ganyan. So naglapag pa sila ng isa, sabi nila, tangina hindi ko yan bubuksan kasi mahal daw yung alak pag hindi ako uminom. Ako naman na naman si tanga, sige na nga pakisama, ganyan, etc. So ang ginawa ko, sige na nga umiinom, inom ako ng inom para maubos ko yung pangalawang bote ng putang inang Hennessy na yan. So ako nagmamadali ako, hanggang saan napapansin ko, parang uy ako lang umiinom, ba't naman kayo ganyan, diba? Tapos sabi ko sa kanila, ba't naman ganyan, ang huli kong naalala, sobrang tawa na lang kami ng tawa, tapos sobrang nalasing na ako, na parang di ko malang namalayan, yung katabi ko, parang nilalasing ako, diba? So, anong nangyari? Ito, pawang katotohanan lang lahat ng sinasabi ko ngayon dito, wala na akong paki kung anong sasabihin nyo. Nalasing ako noon, sobra. Tapos nagising ako sa gilid ng Oblivion Bar, Timog, sa may bandang CR. Nakaiga ako, andito po yung ulo ko, andyan yung paa ko. Nagising ako, andito si Pao Sepagan, nagulat ako. Tapos andito si John, kaya po ako nagising. Kasi naramdaman ko po si John noong time na yun, na hinahawakan niya po yung pek-pek ko. Tapos, sige, syempre, tangina mo, pokpo ka, Tony, di ba? Sige, ginusto mo yan. Sorry. So, nagising ako, siya, hinahawakan niya ako. Tapos si Pao Sepagan, parang tinatakpan niya kami ni John, na ako,
lasing na lasing ako. Tapos si John nandito sa gilid ko, dyan sa may bandang puwetan ko, ginaganon niya yung ano ko. Ngayon, siyempre, sobrang lasing ko, ganoon na lang ako sa kanya. Hanggang sa kailangan na daw namin umuwi. Pagka-uwi namin, ang nangyari, nagwawala daw ako sa labas, hindi ko na maalala. Sobrang langlango ako sa alak, sobrang walwal ako ng araw na yon. Ulitin ko po, wala po akong sinisisi. Sasabihin niyo na naman, kasalanan mo yan, Tony. Ganyan, ganyan, ganyan. Kasi kasalanan mo yan, bakit ka uminom? Eh, ganyan, ganyan. Uulitin ko po, wala po akong mga ganong kaibigan, nabigla ako, parang kailangan ko makisama kasi pag di ko daw ito ininom, wala na daw silang alak, eh ganyan-ganyan, misa lang daw ako magpunta. So ako, nung time na yon, nung hinawakan niya ako, nagising ako, hanggang sa nakatulog ako ulit. Basta na lang daw ako hinawakan ako, nakatulog ako ulit. Tapos natatandaan ko, nakipagkalmutan daw ako sa sasakyan kay Abby. Ibang Abby po to, ha. Hindi yung may scandal shit. Yung ibang Abby na jowa ni Francis. At andun si Francis, andun si... andun si... si John, tapos may si Pausay pag nandoon, magkakasama kami sa sasakyan, hanggang sa akin natin ako pauwi, yun po yung tatandaan ko. Yun lang po yung natatandaan ko, ang dami pa nila kinukwento sa akin na nakipag-away daw ako sa magtataho, ganyan, hindi ko na po alam, basta inabot po kami na